Bago po tayong magsimula, mga paalala po sa ating mga tagapakinig at tumatangkilik sa ating misa sa pamamagitan ng ating radyo. Bago pa po nagpandemya tuwing alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay naka-broadcast sa 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine of Saint Padre Pio. Kinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng Linggo ay naka-broadcast na rin sa 95.9 Radyo Totoo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig. Kasabay po ng misang ito, kayo po sana ay manalangin din para sa inyong mga personal na kahilingan at sa kagalingan. Gayon din po sa lahat ng mga nakasubaybay online, sabay-sabay po tayo kasama po ng mga narito sa loob ng simbahan, manalangin sa ating Panginoon sa tulong gabay ng ating patron, San Padre Pio. Simula natin ang misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Sa misang ito, ating idalangin lahat ng ating mga pangangailangan sa Panginoon, ang ating mga hiling, lalo't higit ang ating kahilingan para sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Gayon din, ipagdasal natin sa misang ito ang lahat ng ating mga kapatid na mayroong karamdaman na hindi makakaparito at yung mga nanonood po sa kanila kanikan at nakikinig sa radyo at nanonood via social media. Pagdasal natin na kayo ay makakatanggap ng kagalingan sa inyong mga karamdaman. Ngayon din, ang mga kapatid nating nasa ospital, nawa sila ay makatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pakikibahagi ng banal na misang ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Bireng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagpawi ng karimlan maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas,
iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para sa pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at iyong mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami rin ay nabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang punong ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yung punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nanampoy na riyan na tuwilitian na sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao, at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao, at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Para po sa lahat ng nakikinig sa atin sa Radyo Totoo 95.9, sa ating mga taga-subaybay, sa online social media streaming po natin dito sa Padre Pio at sa na nasa kanilang mga tahanan kung saan man kayo here and abroad, gayon din sa ating mga pilgrims na narito, mga parokyano ng Padre Pio, welcome po sa ating celebration sa araw na ito. Narito tayo upang magdasal at mapagnilayan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang konteksto ng ating ebanghelyo ay pumapatungkol
sa pagpapahayag ng ating Panginoong Heso Kristo at pagbibigay ng kanyang babala na ibinigay niya kay Pedro, Juan at Santiago nung sila ay pababa mula sa bundok sa panahon ng pagbabagong anyo ni Kristo o yung transfiguration, kung saan kasama ni Kristo ay ang pagpapakita ni Elias at ni Moises. At binalaan ang mga apostoles na ito na huwag isapubliko o ipag-alam kahit kanino ang kanilang nasaksihan. Bakit kaya? Sapagkat inaasahan ng mga Hudyo ang pagdating ng isang political messiah na si Elias ang magiging tagapanguna upang ipaghanda ito. Sapagkat inaasahan ni Kristo na siya ang inaasahan ng mga Hudyo bilang isang Mesiyas, political messiah. At si Juan ang kanyang at si Juan ang Elias na tinutukoy sa Ebanghelyo. Inaantay ng mga Hudyo si Elias. At ang hindi nila alam, si Elias ay nauna na at naparito na sa kanilang kapanahunan. Nang si San Juan Bautista ay nangaral at nagbinyag sa Ilog Jordan. Hindi nila nakikilala ang presensya ng sinasabi nilang si Elias sa katauhan ni San Juan Bautista. Sapagkat ang inaantay nila ang pagdating ng kanilang hari. At hindi nila nakikita nang inahandaan ni San Juan Bautista ay si Kristo ang Mesiyas na darating. Kaya naghahanda palagi ang mga Hudyo at palagi silang nakaabang sa pagdating ng Mesiyas. Sapagkat sa kanilang kapanahunan, inaasahan nila na ang darating na hari ay magliligtas sa kanila mula sa inhustisya sa nagaganap sa kanilang lipunan. Ang hindi nila alam, ang haring darating ay hindi hari ng mundo lamang, o hindi hari ng langit at ng lupa. At hindi nila inaasahan na ang haring ito ay mangingibabaw ang pag-ibig kumpara sa dahas. Kaya naman, hindi nila ito inaasahan at tinutuligsan nila si Kristo. Kaya sinabihan ni Kristo ang kanyang mga disipulo, huwag muna kayong maingay, huwag niyo munang ipagsabi ang mga bagay na ito at may takdang panahon. Ano ang pakahulugan nito sa ating buhay? Na si Kristo palaging naghahanda para sa ating kapakanan. Ang inihahanda niya ang ating puso na matutong makinig kung ano ang sasabihin ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat minsan, tulad ng mga eskriba at ng mga pareseyo, at ng mga Hudyo sa ating Ebanghelyo, nauuna ang mga nais nilang paniwalaan, nauuna ang kanilang udyok ng kanilang damdamin kumpara sa makinig sa sinasabi ni Kristo. Minsan nauuna ang lahat ng ating mga pangangailangan, nauuna na tayo ay nagsasalita, nauuna ang ating galit, nauuna ang sariling bias. Hindi natin napapakinggan ang bawat isa. Hindi natin napapakinggan ang puso ng bawat isa.
hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos. Yun bang halimbawa ng isang relasyon ng mag-asawa? Isang pinakamahalagang elemento ang pakikinig. Sapagkat kapag hindi marunong makinig ang isa sa kanila, tiyak hindi nabibigyan ng hustisya ang kung ano ang nais sabihin at hindi nauunawaan ng isa kung ano ang nararamdaman ng isa sapagkat nawawala ang pakikinig. Ganito ang nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon sa ating buhay. Sinasabi ng Diyos, sundin ang kalooban ng Panginoon para sa ating buhay. Kapag ito ang ating sinabi, ibig sabihin, gumagawa tayo ng ikabubuti sa ating sarili at ikabubuti sa ating kapwa. Halimbawa nito, alam nating masama ang lahat ng sobra. Sobra sa pagkain, sobra sa alak, sobra at may bisyo. Alam natin na ito ay nakasasama. Kapag masama sa ating katawan, ibig sabihin, hindi tayo nakikinig sa kalooban ng Diyos dahil ang nais ng Diyos ay ang kabutihan ng ating sarili. Nais ng Diyos na tayo ay naghahayag ng hustisya para sa lahat. Ngunit iba ang ating treatment sa ating mga kasambahay, sa tagalinis sa ating bahay, sa ating mga co-workers. Minsan, iba ang treatment natin sa ating mga kamag-anak, sa ating kapamilya, sa ating kapitbahay. Ngunit, tinatawag natin ang Diyos. Ito ba ay kalooban ng Panginoon? O baka ito ay nangyayari at kailangan nating makinig sa salita ng Diyos sa ating buhay? At kapag sinabi nating nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hindi lamang sa kung anong salita na ating naririnig mula sa nagsasabi. Mahalaga din ang pagsasabuhay ng salitang ito. Kaya naman sa ating pananalig sa Diyos na tayo ay kanyang pagalingin sa pamamagitan at tulong gabay ng ating patron, Padre Pio, sa ating mga kahilingan sa Kanya, sabayan natin ng pagkilos para sa ikabubuti ng ating sarili at pagkilos para sa ating kapwa. Sapagkat napangyayari lamang ang pananampalatayang ito, ang kagalingang ito, kapag tayo ay nakibahagi sa pagliligtas ng ating sarili, sa kagalingan ng ating sarili. Tama po, may miracle na binibigay ang Diyos. Sapagkat tayo ay nananampalataya at nananalig sa Kanya, sa lahat ng ating hinihiling sa Kanya, sa lahat ng ating idinadalangin sa Kanya, ngunit tayo rin ay inaanyayahan ng Panginoon na makinig sa Kanyang kalooban sa ating buhay. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isa. Ang may dala
ating sala. Tupet ay siyang nangunguna, dali ay ihanda na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang pagtapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang makipagsamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan. Siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat na huwag kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang na iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store, at iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, ang oras po ng Misa de Gallo na sinimula natin kaninang madaling araw ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi ay sa ikalima ng hapon, maliban sa December 17, sa araw ng Linggo, ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Maaari pong ilabas ang iyong mga religious items at nais pabasbasan para po sa panalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahe at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang ating Panginoon ay patuloy na magbindisyon sa inyo, anuman ang inyong mga gawain at lakad sa araw na ito, yung mga magbibiyahe sa ibang bansa, nawa kayo ay gabayan ng Diyos sa inyong paglalakbay, kabutihan ng inyong mga puso, at maraming salamat sa lahat ng naglingkod sa misang ito, sa inyong pagdalo, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating sa social media. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngala ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buong kong kalooban dahil sa kadakilan na ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan. Muli po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation at sa may gilid ng May Church sa may Extension Area. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat.